Nasa Zoom natin si paborito natin siyempre. Sino yan? Former Secretary Ronald Llamas, political partner, season na talaga ng politika. Ay, yan na talaga. Maalinasaw na, reeking of politics everywhere. Magandang umaga sa iyo, Ronald. Sec. Good morning, sir. Magandang umaga, Doris, Alvin, no? Happy Ninoy Aquino Day. Oo nga, kasi kasi minove. Just yung araw. Oo nga, minove, no? Ginawang 20 ngayon, imbis na nung Wednesday, ano? Mm-hmm. Eh, tamang-tama, suwak ka rin sa attire, Secretary, dahil nakabarong ka rin, eh. Diba? Nakabarong ka ba? Hindi naman. Patingin. Yung normal lang na long sleeves. Nasa New York ka pa? Hindi, nandito na yung partner. Kala ko nasa New York pa. Pero naiingit ako sa kwan mo eh. Naiingit ako sa sombrero mo eh. Ang ganda, no? Ang ganda. Anyway, pag-usapan natin yung politika, no? Anong basa mo? Sa palagay mo, tutuluyan ba nila si Vice President Sara Duterte sa impeachment? At ano ang wisyo ng impeachment? May wisyo ba? O no, hindi nila dapat ituloy sa impeachment. Makakakuha ng simpatya yan. Well, last year pa umuugong yan, di ba? Last year pa nagsimula na marinig natin yung usapin ng impeachment. Pero ngayon ay nabuhay uli. At nagkasagutan nga, di ba, si Congressman Garin kay Vice President Sara. Sabi ni Congresswoman Garin, saan mo ba nakuha yung impormasyon? Sino bang mga kongresista nagsabi sa iyo na merong umuugong, may gumagalaw na impeachment? No? Pero from my vantage point, usually when there is smoke, there is fire. No? Mukhang ako ay may probability na talagang umuugong o hindi lang umuugong ay gumagana itong impeachment na ito. At madali lang ito sa House Alvin, Doris, di ba? Numbers lang yun eh. Dahil sa supermajority yan. Ang labanan dyan sa Senado. Pero kung bibilangin mo yung mga senador na malamang ay tumutol sa conviction ni Vice President Sara Duterte, kung magkaroon ng impeachment, ay lumiliit din. Dahil nakita natin na maraming mga senador ay sumama na sa administrasyon. Halimbawa, yung Nationalista Party, mm-hmm, na dati ay medyo critical sa gobyerno at sumuporta pa kay Kibuloy, mm-hmm, yung mag-ina na kwan. Villar. Villar. At yung... at yung Cayetano ay dati independent minority ay sumama na rin sa administrasyon. Mm. At si Francis Tolentino ay umalis na sa PDP. So kahit sa Senado, kung sakaling makakaroon ng impeachment, mukhang kakayanin. Ang labanan dito ay oras, panahon. Dahil usually ang impeachment ay medyo mahaba. Mm. Dahil nga yung mga senador ay naghahabol ng kanilang... soapbox para magsalita, para makilala. Pero kung ikaw ay incumbent, kung ikaw ay kasama ng administrasyon, pwede yan mabilisin. Mm. Pwede gawing mabilis. Dahil makakaroon na ng recess sa Senado at saka sa Kongreso later sa September. So, tapos Ronald, filing na ng candidacy. So, Sec, anong basa mo? Tutuluyan ba o tutuluyan ba? Well, ang tingin ko yung probability ay itutuluyan. No, yung probability, no? Pero kung sa Pilipinas kasi anything can happen, pwedeng overnight magbago yan. Tingin ko yung presidente ay hindi pa talaga nakakapagpasya. Dahil yung presidente, alam mo naman, hindi yan na palaaway eh. Yung presidente ay conflict averse. Pero yung mga tao niya, yung mga tao sa paligid niya, yung mga key people sa kanya, tingin ko ay yung direction ay i-impeach si Sara. Yun yung logical conclusion dito sa mga away na ito. Dahil kung mangyayari ito after the midterm elections, baka mas mahirap. So tingin ko yung inclination ng mga nasa administrasyon, lalo na yung nakapaligid kay Presidente Bongbong Marcos, ay ituloy na ito bago ng eleksyon. Pero, Sec, hindi kaya di lalo ang nakikita ngayon ng mga tao, nabubugbog itong si VP eh. Pagka tinuluyan ng impeachment, hindi kaya nasa, dahil alam mo naman ang Pinoy, underdog lahat, lagi ang kinakampihan, hindi kaya siya lalo ay makakuha ng simpatya?
Well, posible yun. Yeah. No? Laging posible yun. Pero kung makikita nyo, una, na-erode na yung kanyang political base. Halos naubos na yung mga miyembro ng PDP na dating ruling party at yung hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara. Ikalawa ay yung kanyang approval ratings at preference para maging kandidato sa 2028 ay lumiliit din. Mm-hmm. Halimbawa, sa latest SWS survey, bumaba yung kanyang approval rating by 19%. Mm-hmm. Medyo dramatic yun, ha? Sa Oculum, yung kanyang presidential preference, bumaba from 44% to 25%, 19%. Tapos ganun din sa Okta, 2 months ago, bumababa siya ng dramatically ng 15%. So halos lahat ng survey ay bumababa siya, no? Mm-hmm. Kaya pwedeng magkaroon ng simpatsya, pero malamang ay wala. Halimbawa, itong latest na banatan nila sa Senado with Senator Risa Hontiveros, tingin ko siya ang tinamaan doon eh. Simple lang yung tanong eh, na ito bang mga 2 billion mong programa o pondo ay duplication ng ibang mga ginagawa na ng ibang ahensya. Halimbawa, 600 million ginagawa na ng DSWD, 150 million ginagawa na ng DOLE, several hundred million ginagawa na ng DOH. So simple lang yung tanong eh. Tapos itong libro na ito na ni-launch last year, November 2023, bakit nandito sa proposal mo na budget, no? At ang sagot kagad niya ay pinopoliticize. Defensive. Oo, pag binasa mo yung libro, yung pala yung politicize yung libro mismo. Tungkol sa kanya pala yun eh, no? Kaibigan, tulay na kaibigan, at sa dulo siya pala yung kaibigan. At mukhang may mga kaso ng plagiarism. Ikalawa, nung sinagot pa niya nung isang hapon, sabi niya, meron pang ikalawang libro. Yung ikalawang libro ay tungkol naman sa kataksilan. Correct. Ng isang kaibigan, no? So ito ba ay objective o ito ay politicized? Mm-hmm. Parang siya pa yung nagbaon sa sarili niya. Parang ano? Politicization tanong. Oo, parang sek para siya nagda-diary na tayo ang magbabayad. Mm. Kasi puro feelings niya yun eh. Mm. Yes, amazing ako eh. Amazing ako na siya pa nagsabi noon. No, very amazing. Tapos sa abogado kasi siya, ang dami niyang sagot na non sequitur na walang kinalaman sa tanong, di ba? Ang sagot niya ay humingi ng tulong sa akin tong senadorang ito. Tapos eh nung pinatulungan ko ay binanatan kami, no? Et cetera, et cetera. Mga non sequitur. Oh, eh kung abogado ka, abogada ka, dapat alam mo na wala naman tong kinalaman sa tanong. Mm. So, medyo nagugulat ako. Kung ganyan kasi ang asta niya, eh baka hindi siya makakuha ng simpati. Oo, no? Tama. Eh nakita mo yung hearing kahapon, yung target ng hearing kahapon naman si dating Pangulong Duterte. Oo. Na pinapalitaw, nakita mo yun, napanood mo ba yun, Rona, Secretary? Yes, oh, yes. Yung tatlong na kriminal, ay dalawang criminal partner. Dalawa? Oo, na pinatay yung tatlong Chinese, no? Para anong dito, politically speaking, anong target? May target yan. Hindi ako naniniwalang walang target, Secretary Ronald, yung hearing. Tama. May target ang hearing. Tama, Alvin. Itong quad hearing ay dinidikit-dikit yung mga dating hiwa-hiwalay na nakikita natin. Pogo, drugs, human trafficking, money laundering, at saka itong extrajudicial killings. Yun ang dinidikit ko. So, kumbaga sineset yung predicate para dito. At nakikita na may kaunting katibayan na lumalaki. Halimbawa kay Michael Yang. Di ba si Michael Yang, isa sa pinakamalaking pogo operator, tapos na-link siya sa drugs, at sabi dito sa Quad, ay ginagamit ito to finance yung extrajudicial killings na libo-libo. Tapos ngayon, si Michael Yang nakalabas na ng bansa. Nauna pa kay Alice Goo na lumabas. So yung Quad hearings na ito, dinidikit-dikit na ito ay makakaugnay-ugnay. At ito ay hindi mangyayari kung walang suporta ng mataas na tao sa gobyerno. Oo naman. Hindi naman ito. Yung mga pogo hubs ba, maglalakihan ba yan na parang mga syudad nang walang approval sa taas? Totoo. At ngayon, sinasak nila yung predicate na yung alter ego ng presidente, yung kanyang spokesperson, si ex-human rights lawyer na nadetena ng 24 hours, ay may kinalaman dito.
No? Eh kung yung spokesperson may kinalaman, baka yung nirepresent niya meron din. Kasi alter ego eh, di ba? Regards daw. Huwag nakalimutan na ito ay hindi bago. Sinabi na ito ni Las Cañas dati, di ba? Ito ay nasa ICC na. Itong testimony na ito. Mm-hmm. Na nagsimula sa Davao, yung extrajudicial killings. No? At ang... regards daw sabi ni Secretary Roque, nag-text eh. Ah, oo. Hello din, no? Ex-human rights lawyer. Joke. Meron pa talagang ano, ha? May DM si Secretary Llama sa ex-human rights lawyer, ha? Parang may gusto kang sabihin dun eh. eh mukhang tatanggapin naman niya yun na siya ay ex-human rights lawyer. So hindi pa ito tapos, Secretary Ronald. Kumbaga nag-uumpisa pa lang ang administrasyon, mga allies ng administrasyon in building up, parang ang term ni Doris is parang case build up. Mm-hmm. Yun ang ginagawa. Galing naman ni Attorney Doris si Bigoria. Ay, panyero. Naka-ano po siya eh, nakapinilian Inabel. Oo. May kuna. Meron bang kinalaman yun? ang galing naman. Sabi nga ng PAOK, di ba? Sabi ng PAOK, kakasuhan namin yan. Mm. Oo. Okay, sabi na, kakasuhan namin yan. No? At itong mga pagsisinungaling na nalidiskubre ng Kongreso, simula pa lang yan. No? Mm. Alam naman natin na Alvin, Doris, yung mga, kung ano yan, yung mga telenovela, yung nagsisimula yung kabanata pero may mga susunod pa na kabanata, di ba? So there is no turning back, Secretary Ronald. Wala na talaga. As in, the bridges had been burned. Yan. Wala na. Yes, medyo yung unity matagal nang nasunog yan, no? Abo na ang natira. Pero ngayon ay nakikita natin na ito ay tutuluyan. Dahil kung hindi nila ituluyan, baka after midterm election at number one pa rin si Sara sa survey, ay baka sila naman ang balikan. No? Sila naman yung balikan. No? Pero kung makikita natin yung mga survey, bumababa si Sara. No? At hindi lang si Sara, mismo yung kanyang tatay. Correct. Diba? Noong 2020-2021 ay 91-93% ang approval rating ni Digong. Eh ngayon, around 40% na lang. No? Kaya ito yung, kumbaga, kung yung mga political strategies ng Malacanang ay mag-i-strategize, ito yung best time, no, na nagsisimulang gumuho. Approval rating, yung partido, yung mga suporta, eh ngayon yung best time para ituluyan nila from a political perspective. Dahil alam mo naman, Alvin, Doris, na yung impeachment is not only a legal process, it is also a political process. Diba? Kaya nakikita ko na ito ay in probability mangyayari. Opo, opo. By the way, ano yung nasa likod mo ba? Painting ba yan? O wallpaper? Ang ganda ng ano, pahiram mo yung abaniko kay Doris. Kailangan ko yung abaniko. Eh, gustong-gusto ko yung miniseries sa Disney Channel, yung Shogun. Kaya bumili ako ng ganito na... Maganda. Ano yung wallpaper yan, Sek? Wallpaper? O painting? Fabric. Fabric. Okay. Maganda siya. ₱300 lang yan sa Lazada. Gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki, Sek? Gano'ng kalaki? Medyo malaki. No? Paki-order mo nga ako kung ₱300 lang. Pa-add to cart, sir. Yan pa gusto mo. Iba-iba disenyo niya. Oh, maganda, no? Maganda partner. Maganda. No? Thank you, Sek. Maraming salamat. Thank you, Sek. Mag-ingat ka. Happy weekend. Maraming salamat, Doris at saka Alvin. Palitan tayo. Bili kita lang ganito. Bili mo akong sombrero. Sige. Maraming salamat, Secretary. Salamat, mag-ingat sir, po lagi sir, sa biyahe. Maglo-long weekend yan, partner.